Panginoon, dakilain ang kanyang pangalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan, Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan rini tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat tumayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang magpapautang magiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa
Kristo Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lunsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kaparirito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na dumaraing sa kaniya araw-gabi, bagamat sila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kaniya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at nakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Napapagod ka bang manalangin? O naiinis ka na? May mga taong mainipin at madaling mainis, lalo na kapag yung kanilang ipinapanalangin ay parang hindi natutupad. Ngayong araw sa Ebanghelyo, binigyan tayo ng isang mensahe ng Diyos na ang panalangin ay dapat hindi napapagod at hindi manghinawa. Dapat tayo'y mananalangin ng tuloy-tuloy. Dapat tayo ay mayroong pagtsatsaga sa pananalangin. Katulad ng ginamit ng Ebanghelyo ngayon na talinhaga tungkol dito. May isang babaeng balo na pabalik-balik sa isang hukom na matigas ang puso. Hindi kinikilala ang Diyos at hindi kinikilala ang kapwa. Pero dahil naniniwala ang babaeng balo na sa pamamagitan ng kaniyang palagiang pagbisita sa hukom, siya ay papakinggan. At siya nga ay pinakinggan pagkatapos ng mahabang panahon. Ano po ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Una, ang babaeng balo. Bakit kailangang babaeng balo ang gamitin sa talinhaga? Dahil nung unang panahon, ng panahon pa ni Jesus at panahon ni Moses, ang babaeng balo ang isa sa pinakakawawang bahagi o miyembro ng lipunan. Bakit? Kung natatandaan ninyo sa mga pamamaraan ni Jesus ng pagbibigay ng aral, mahal ni Jesus ang mga babaeng balo. May isang pagkakataon
na inililibing na yung anak ng babaeng balo, pero pinatigil ni Jesus at ito ay kaniyang binuhay. Dahil ang kalakasan at pag-asa ng babaeng balo ay naroon sa kaniyang anak. Marami ring pagkakataong ang babaeng balo ay nabanggit sa kasulatan, hindi dahil sa sila ay special o hindi dahil upang bigyan ng aral ang lahat ng tagapakinig. Ang babaeng balo noon ay walang karapatan sa lipunan. Kapag ang asawa ng babae na naging balo na namatay na ay wala nang kapangyarihan o mayroon na, wala siyang kapangyarihang magmana ng iiwanang kayamanan. Ang pwede lamang makakuha ng kayamanan ay ang kapatid ng namatay. Kaya ang balo ay umaasa sa awa ng mga taong malapit sa kaniya. At hindi na pwedeng mag-asawa pa ang babaeng balo nang labas sa pamilya ng kaniyang asawa. Ang meron lamang karapatang magpakasal at muling mapangasawa ang babaeng balo ay ang kapatid na lalaki ng namatay niyang asawa. Kaya gayon na lamang ang liit ng tingin ng mga tao sa babaeng balo. Ginamit ang babaeng balo sa ebanghelyo upang ipakita na ang kaniyang magiging kalakasan ay ang hustisyang igagawad ng hukom. Kung ang hukom sa ebanghelyo ay ipinapakitang walang tinitingnan, ito ay pagpapakita na ang Diyos bilang hukom ay nakikinig kahit sino man ang lumalapit sa kaniya. Ang babaeng hukom ay lumapit sa Diyos upang ipakita na wala siyang ibang kalakasan kung hindi ikaw. Kaya ang pananalangin at pananampalataya ay magkasama nating dapat isinasabuhay. Bakit po? Dahil ang taong walang pananampalataya ay hindi magkakaroon ng makabuluhang panalangin. At ang taong hindi marunong manalangin ay napakababaw ng pananampalataya. Magkasama natin itong ipapagaspas. Magkasama natin itong ihahakbang. Magkasama natin itong dadalhin na ang panalangin at pananampalatayang meron tayo ang siya nating idudulog sa Diyos. Huwag tayong mapapagod manalangin dahil kailanman ang Diyos hindi napagod sa atin. Meron po akong isang nabasang kwento at ibabahagi ko sa inyo. May isang mananampalataya na palaging nagdarasal sa loob ng simbahan. Parang dalaga pa ay nagdarasal na. Hanggang siya ay nakapangasawa at nagkaroon na ng edad. Isang araw napansin ng isang lalaki na nawawala na yung matanda. Hindi na siya pumupunta ng simbahan at hindi na niya nakikita. Pinuntahan niya ito sa kanilang bahay at nakita niya na ang altar nung babaeng palagi niyang pinupuntahan ay madumi na at luma na ang mga damit. Kaya naitanong ng lalaki, bakit hindi na po kayo nagsisimba? Tumigil na akong manalangin, sabi nung matandang babae. Bakit po? Dahil ang aking panalangin ay hindi dininig ng Diyos. Ano po bang panalangin ninyo? Magkaroon ng anak at hindi iyon natupad.
Sabi nung lalaki, hindi po, mali po kayo. Dahil sa inyong pananalangin, ako po ngayon ay pari na. Ako po ang bunga ng inyong pananalangin na pwede niyong ariing anak. At pagkatapos niyon, after a month or two, namatay yung matandang babae. Sa kaniyang libing, dumating ang lahat ng mga paring kaniyang ipinalangin na maging anak ng Diyos sa altar ng kalangitan. Kung sa tingin nating hindi nararamdaman ng Diyos at hindi nakikinig ang Diyos, siya po ay tunay na nakikinig sa atin. Ang kailangan lang natin ay ang pananampalataya at yung walang pagod na pagtawag sa Kanya upang katulad ng hukom, tayo rin ay pakikinggan at ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, siksik, liglig at aapaw. Paramihin natin ating bigyan ng ningas ang pananampalatayang meron tayo at huwag ipapakita sa Diyos na tayo'y nanghihina. Bagkus sa kabila ng panghihina, ipakita nating mayroong apoy ng pag-ibig at mayroong apoy ng awa na ibinibigay ang Diyos sa bukas na puso na sumusunod at naniniwala sa Kanya. Ang panalangin ang ating sandata upang makipag-ugnay sa Diyos. Huwag po tayong mapapagod. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na tumatawag sa Kanya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuroang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumubo na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasing muli sa pananalangin at bigyan puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama naming nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan.
Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang pag-ahain ng mga natitipon dito. Upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating hukom ng pag-ibig at awa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagkatapos
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcements. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng Himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas Linggo sa ganap na ika-anim ng umaga sa JME 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazarenog@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inululuhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kaniyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain iyo rin. Gimuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.